Ay, John. Hello po, sir. Good morning po. Kumusta? Kumusta rin po. Medyo kinakabahan lang. Bakit? At ano po kasi, hindi makapaniwala na pumunta po kayo dito. Okay. Setting garden. Opo. Meron po kaming garden po dito. Then may garden din po kami sa highway po. Along the highway. Oh. Ito po. Ang mga garden po ano naman dito, mga halaman lang po is puro bougainvillea. Specialized kayo sa bougainvillea. Opo, karamihan po. Pero okay. Doon po sa may highway, ang mga halaman po namin is iba-iba. Okay, andito po tayo is Castilleja, Zambales. Kasama natin si John. Si John Ryan Papa, isang 21 years old. Hindi po, 19. At 19 ka lang? Ngayon po. 19 po ako. Pabata ng pabata po yung ang ating mga guests na ano na nag-i-engage into farming. Wow, 19 ka lang. Opo. Magkano pa lang, wow, po ako? Magta-20 pa lang po ako sa October. Ooh. Ang gaganda, oh. Opo. Ito po, mga grafted po itong mga ano, wow, malalaki po. Kaya iba-ibang kulay. Wow. At talaga iba-ibang kulay, ano? Opo. Wow, ang mahal nito. Opo. Ang ganda. Wow. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ay, actually sir, nagbablog din po kasi ako. Ah, talaga? Opo, tinatanong po ni mama kung okay lang din daw po na mag-video din daw. Oo naman. Oo naman. Ano lang din, kahit yung ano lang po sir, yung susundan lang din po tayo ni mama para may upload lang din po. Oo naman, oo naman. Wow. So, lahat real talaga to. Opo. Wow. Oh my God, tinan mo oh. Iba-ibang klase po. Yeah, very ang wow. Ano po kasi ni mama is, si mama po kasi talaga po nagpumpisa po nito. Okay. Pero itong mga bougainvillea, itong pandemic lang. Itong pandemic lang po. Napadami nyo kaagad? Opo. In 2 years time? Opo. Ano po ito, nasa 140 varieties na po ng bougainvillea. Wow. Alam mo, first time ko rin makakita ng variation. Oo, oh, ang ganda. Ang ganda. Sabi ni Sophia, huwag na huwag ang isa, mami. Ang ganda doon, sabi niya. Wow. Marami kayong turista rito? Nung nag-upisa po ako mag-vlog, dumami po ang pumupunta. Oh. Kasi po, nung umpisa-umpisa po dito, yung doon po sa sinend ko pong link po sa inyo, makikita niyo po doon may mga picture. Yung unang-una po doon, isa... Hindi po. Kaibigan. Kaibigan pa ni mama ko. Hi, hello. Kape daw po. Baka di pa kayo nagkakape. Bito niyo pong kopi. Ah, sige po. So mamaya, papa-enumerate natin isa-isa yung mga varieties. No? Opo. Ang ganda. Na-amaze ako. Ang mga ano po kasi namin, Sir Buddy, yung garden po talaga namin is, ano pa siya nag-umpisa, 2003. Mm. Ano lang po siya, tawag dito. Yung pwesto lang po sa may labas po, yung maliit na pwesto lang po doon po nag-umpisa si Mama. Mm. Pero ang kwento po kasi ni Mama, kaya po siya nag-garden kasi po ano, dati po siyang tendera po din po ng halaman. Sa ibang pwesto naman din po, tendera lang din po siya. Then, ano po yun? Tawag dito. Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan, dyan. Ano po si Mama doon tendera? Sanay yung, ka na dyan, vlogger ka eh. Huwag kang kabahan. Iba yung in-interview. Ubo po yung ano eh. At kasi medyo sikat po kasi. Kaya, ano po, nung nag-umpisa po doon si Mama, tendera po. Then, nung pinagbubuntis niya po kasi ako, ano po siya, yung nagka-cuttings po. Then, tinatanim niya. Nung napapabuhay niya po, yung may-ari naman din po noon, binibili naman din po sa kanya. Hanggang sa nakaipon po si Mama, then, nagtayo po siya ng sarili niyang garden din po. Doon po yung nag-umpisa. Ganda no, sa bahay mo, sa farm, ganito, ang bulaklak mo, no? Opo, marami nga din po nagsasabi. Pagka pupunta po sila, gigising po sa umaga, masarap daw po magkape-kape dito. So, ganda. Marami na kayo na benta? Simula po nung pandemic, medyo makaramihan na po. Medyo marami-rami na po. Mm-hmm. Ikot nga tayo dyan. Ikot ay, tayo. Po, saan po ba tayo mag-umpisa? Saan kami gustong umpisahan? Dito na lang po, sa mga malalaki. Si ito ba si mama? Hindi po, tita ko po. Ah, hello. Hello. Ay, ito po. Ano to? Welcome, sir.
sir, buddy. Ay! Grabe naman. Ano po kasi to sir, bago lang po to. Nung nag-message po ako sa inyo, doon din po yung time na inayos po namin dito. Ah, wow. Uy, pa-picture nga tayo dito. Pwede dalawa tayo. Wow. Naano, na-touch naman ako. Bigyan mo kami ng kwento ha. Ay, ito po. Ito dyan, oh. Ito pong mga ano po muna, ito pong mga malalaking puno po na to. Mm. Ano po, binibili pa po namin itong mga ganito. Yung iba po binili, yung iba naman po, hinahunting po namin. Na, pero, ibang puno yan? Hindi po, bugimbilya pa din po. Hindi po kasi pwede po mag-wrap po sa ibang puno. Kailangan parehas po sila ng variety. Opo. Oh. Pero saan nyo paghinat, saan kayo nag-hunt? Naalala nyo po nung nagawa po ng kalsada, yung road widening po. Oh. Di ba po sa mga kalsada po may mga puno ng bugimbilya na nakatanim na malalaki? Nung ano po, ayun po si mama ko po. Hello, hello ma'am. Yan po yung napan niya po. Dito pa kayo ma'am. Ayun. Kaya lang muna dyan. Ah, sige ma'am, mamaya ha ma'am. Kasi po yung mami. Ayan si ma'am. Anong pangalan ni mami? Juliet po. Ha? Huh? Juliet. Juliet, si ma'am Juliet. Mamaya, itutour din tayo na ma'am. O game. So may mga nag road widening, so may mga puno ng bugambilya na displays. Opo. Oh. Ano po 'yun nung nag road widening po kasi 'di ba, wala pa pong pandemic. Mm. May pasok pa po sa school. Mm. Nasa school po ako. Mm. Eh si papa ko po kasi driver operator. Ah. So may mga jeep po siyang dumadaan lagi sa kalsada. Okay. Then nung one time po, tumawag po yung driver niya. Oh. Sabi mayroon daw pong puno ng bugambilya sa kalsada. Ah. Inihingi po niya sa naghuhukay po. Ah. Then sabi naman daw po, wala naman daw po kukuha. Then ako naman po na, bagong uwi pa lang po sa ano, naka-uniform pa po ako. Ah. Takbo po kami ngayon doon sa ano, site po ng may bugimbilya na puno. Kinuha nyo? Opo, naka-uniform pa po ako. So ito yun? Opo. Ito, then yung iba po kasi nabenta na eh. Okay. Ito po, and then, saka nyo green up? Opo. Mamaya po sir buddy, eksampulan ko po kayo ng mga grafting. Opo, tuluan ko po kayo. So ngayon, ilang variety yung linagay mo dito sa isang puno? Dito po, sir buddy, meron tong 5 po, sir buddy. Okay, so 5 varieties in one tree. Wow. Ang ganda. Ito po, Ruby. Oh. Pangalan po nito. Then ito, Flame. Ah, magkaiba. Opo. Pero kung mapapansin niyo po, parang mas ano po mas siya. Mas dark. Mas dark po. Ito Ruby. Po, red na red. Uh-oh. Tapos ito po, Fire, Opal. Opal. So, opo. Mga pangalan niya, mga stones, ha? Opo. Gemstones ang pangalan nila. Ito. Then, Jinda White. Uh-huh. Yan po, sir. Ito, ano yata ito sa ano eh? Lemon yellow. Ah. Lemon yellow or chili. Kasi parehas po kasi sila ng uh-oh kulay. Nung araw kasi, di ba halaman na ang bugambilya, no? Nung araw pa. Tapos parang napabayaan na, no? Ano, actually nga po, sir, buddy, yung nagsusupply po sa amin ng mga puno. Sabi po nila, galing daw po sa mga bundok. Ang mga bugambilya po na nakukuha nila. Oh? Sa bundok daw po. Meron nga po dito, sir buddy. Pumunta po dito, taga Pampanga pa po. Nag-hunting po sila dito ng mga puno ng bugimbilya. Oh. Then, binibenta rin din po nila yung iba. Ang galing. Itong puno na to, gaano katanda to? Ito, sir buddy, estimate ko lang. Siguro, mga 15 years. 15 years? Mahal to. Ano po, sir buddy? Magkano to? Sir buddy, sabi po ni ma, pwede daw po wag daw po isa may presyo. Ah, okay. Kasi po, ano sir buddy? Bulong na lang sa akin. Ito po, sir buddy. Mm-hmm. Ito ano naman. Po? Ito maganda o. Variegated. Pero anong kulay ng bulaklak niya? Para po siyang ano eh, watermelon. Ang ano niya po, para siyang pagkano. Melon. Pero ang pangalan po yata nito is Delta Orange. Oo. Delta Orange. Delta Orange. Nag-fade na po kaya nag-fade na po. Ganito po ang ano, kulay. Uh-oh. Okay. Ito yung isang malaki ulit. Opo, ito. Wow, laki nito. Actually, sir buddy, nabenta na po kasi ito eh. Nabenta na to. Opo. And ayaw po kasi gusto na po kunin ng may-ari. Eh si mama naman po ayaw niya po ipakuha kasi nga daw po magbi-video pa. Mag-shoot pa tayo. Mag-shoot pa po tayo. Pinakausapan niya po yung may-ari. Wow. Kasi po, ano sir buddy, biglaan lang din po kasi invite po namin sa inyo. Oo nga. Dapat po kasi mag-invite kami mga April pa po, April or May. Oo. Pala naka-ready po. Eh kaso po kasi may dumating po nung isang araw na ano, namimili po ng mga ganito pong puno, din yung mga root graft po ni mama. Oo. Ganda oh. Parang
ito lang yung graph, no? Pero opo, punong-puno ng bulaklak. Wala na, halos wala na nga pong dahon. Wala siyang dahon halos, oh. Tingnan, nakikita, Jacin. Halos wala siyang dahon. Oh. Yan. By the way, ang bugambilya, itong flower na sinasabi, hindi ho to talaga flower to. Opo. Specialized leaves. Ang flower niya, ito lang talaga, oh. Jacin, pakita mo. Ito talaga ang totoong flower. So ito, leaves po ito. Specialized leaves siya. Oh, natandaan ko yan sa botany class ko ng college. Alam niyo din pala, Sir Buddy. Akala ko, sir, sabanggitin ko pa lang din po eh, na ang mga ito po, dahon po talaga. Dahon to. Siya. Then, alam niyo rin ba, Sir Buddy, na may ang bugimbilya may buto? Ay, hindi ko alam. Ang may buto po, Sir Buddy, ang mga bugimbilya, yun po yung nagkakaroon po tayo ng bagong mga bayalti dahil po sa buto. Oh? Opo. Kaya po dumadami po na dumadami yung bayalti ng bugimbilya dahil po kasi sa buto. Yung alam niyo lang po ba, pag humangin po, di ba, yung mga poly po nito, yung sa mga bulaklak, humahalo po sa ibang bulaklak. Then magkakaroon ng panibagong variety. Panibagong bayalti naman din po yun. Wow. By nature talaga, no? Opo. Ang ano lang po, medyo mahirap po humanap ng buto. Mahirap humanap ng buto. Kami po dito, sinutayatay po namin maghanap ng buto, wala pa po kami nakikita. So ito ilang variety ang kinabit nyo dito? Madami dito rin. Dito, Sir Buddy, marami to. Siguro madami, may no? Siyam. Pwede pala, no? So first time ko nakita. Oh. May suggestion si Ma'am. Ayun na, Ma'am. Yung kawayan mo na pababa na daan na ganun, lalagyan mo na ng maraming bugambilya. Oo nga, Ma'am, no? Wow. Attraction talaga siya. Pagbaba mo lang, nakikita mo na siya. Galing ka sa baba, makikita mo pa rin siya. Oo, oh, oh, tama, tama. Naku, gaano kadaming bugambilya yun. Pag nagbigay ako mamaya, kailangan na tanong doon ha? Kasi ah, yes, Ma'am. Hindi, Ma'am, ilalagay, pag nagbigay, binigyan mo ako, lalagay, may portion kasi doon sa farm na, yung mga lahat ng bigay sa akin, may mga pangalan kayo. Kayo ang pangalan. Si Mama po talaga, fan na fan niya po pag lalagay. Talaga? Opo. Yeah. Matagal na kayo nanunod, Ma'am? Matagal na kayo nanunod? Yung first time ko na dumaan sa hall ko, yung taga-aklan na babae na nag-aklan, doon talaga ako na-inspire. Tapos, siya siyempre sa edad niya, kidrama ang... ang gusto. Sinasama niya ako. Kung ako naman nanonood sa iyo, sinasama ko na rin siya. Sabi niya, Ma, pangmatanda lang kasi yan, May. Pero na-inspire siya nung kay ano? Kay Joe Marie po din, kay Sir Harold. Doon siya, sabi niya. Kasi po, kay dad ko po kasi. May magkalapit po kami na yun, kaya medyo nag-ano po ako. Kaya gusto mo rin, nung kay ano, yung sa kambing. Nung pagkatapos na nakita niya, sinabi ko na sa kanya eh. Gusto mo rin na magpapit. Ma'am, dito ka! Sama ka dito. Kinikwentohan mo na ako eh. Di sumama ka na. may kwento naman din po si Mama. Sige. Iba naman po yung kwento niya. Sige, dito. Mama, balikan kita. Dito ba kayo magkakape? Sige, pwede rin. Ano po kasi, wow. Sir Buddy, huminto po kasi ako ngayon taon. Kasi po, si Mama po. Last year po marami po nararamdaman na sakit. Then sabi niya po, hindi niya na daw po kasi kaya mag-isa dito. Sa ano? Kaya ako na po yung tumutulong po sa kanya ngayon. Ma'am, anong mo ang probinsya mo? Ilongga ako. Oh, ano nga. Nakakaya ako ng South Cotabato. Oh? Okay. Saan doon? Sa Banga. Surala. Surala. Si Mama mo doon sa baybaba nila si Arnoy. Nakarating na ako doon. Sa Surala? Surala, Norala. Oo! Ang mga pagkain doon sa, di ba, ang mumura. Tapos nakatumpok-tumpok lang. Ganda. Ganda ng garden nyo. Yan, yung landscape po na yan. Ano lang po yan? Nung pinaya, nung nyo kami, nag-message po kami. Namin, message namin. Saka lang namin ginawa yan. Kaya may video yan ng before and after. Okay. Talagang... Yung ginagawa namin yan, binidyohan namin yan. Oo. Dalawang oras may gitin, no? Na-touch naman ako. Talagang nag-landscape para sa agribusiness. Oo, sa totoo lang. Ipakita namin sa inyo yung wala pang ganyan. Tapos, as in garden lang ganito. Ganito. Tapos, dyan, hindi ganyan yan. May nakalagay dyan na pangbenta rin na mga nakagraph, inayos lang namin lahat. Meron din doon. Meron din po doon, Sir Buddy, sa kabilang lote naman din po, doon po. Sa inyo pa rin yan? Yung lupa po, hindi po sa amin. Pati rin po dito, hindi po sa amin ang lupa. Pero yung garden? Yung garden po.
Ano po kasi pinapabantayan po kasi yung may-ari po ng lupa dito is pinapayagan naman po kami maglagay po ng mga halaman. Galing. Si sir ang taga dito. Taga Carmona yung mister ko eh. O paano kayo napunta rito? Yung storya sa akin 1996. Nagbakasyon lang ako dito sa Reyes sa Zambales. Kasi yung pinsan ko nakapag-asawa ng taga Zambales. Bakasyon ako dito. Tapos may isang teacher kasi na sa Welak, agriculture. Na kasi yung pinsan ko kasi na yan, may garden na siya eh. May garden na siya. Ornamentals din? Oo, mga ornamentals din. Tapos, may isang teacher sa Welak na nakita niya ako kasi siyempre nagtitinda ng halaman ng pinsan ko, di ba ako nagpupunla. Nakita niya yung arrangement ko ng mga halaman. Halimbawa, nag-arrange ako. Isang group na nag-arrange ako. Tapos, pag may nabili doon, arrange na naman ako ulit. Parang ginagawa ko sa landscaping. Yung teacher naman, nung nakita niya, sabi niya sa akin, pwede kang mag-aral sa Welak, mas marami kang matutunan. Welak, dito, ano siya, agriculture. Nung una, ayaw ko. Inakayat niya talaga yung pinsan ko na ipasok ako. Pumasok ako sa Welak. Hanggang sa dito na rin ako nakapag-asawa. Anong ibig sabihin nun, Welak? Western Luzon Agricultural College. College. Ngayon, RMT yun na. Ramon Magsaysay. Technological University. Ito yung bahay ng pinsan ko, yung tinitirhan ko, ito. Yung may garden. Yun po yun. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo na doon po nag-upisa si mama. So may tindela din po sa garden. Oo, kasi sabi ko kasi sa kanya na din, sabi ko na, alam ko na itatanong, sabi ko, kung itatanongin ka ni Sir Buddy ng ganito, ano ba ang, ano, magsimula ba tayo dito lang sa pag-collect nitong bugimbilya? Or doon sa simulang-simula talaga ng garden? Sabi ko sa kanya. Kasi, di ba, ganun. Anong sagot? Oh, kung ang sabi mo ay doon sa simulang-simula talaga, yun ang istorya. Okay. Kasi baka gusto mo dito lang sa, ano eh. Hindi po. Paano nag-upisa yung garden dito sa bugimbilya? Oo, baka ganun lang. Yung sa ano naman kasi talaga sa garden. Tapos mayroon ako pwesto sa labas pa siya. Highway po. Sa highway. Gano'n rin kadami, ma'am? Ah, di maliit lang doon. 300 square meter lang. 300 square meter. Tapos may ano pa, may mga puno na sa gilid. Hindi pwede doon ng mga bugimbilya. Kaya hindi ako... Kasi direct sunlight ang bugimbilya, no? Yun ang pinaka-isang unang... Ano requirement niya. Eh, paano doon sa farm namin maulan? Laging umuulan. Saan ba yung Taytay Rizal? Tanay. Tanay Rizal. Laging umuulan doon. Eh dito naman kasi sir, ang problema dito nga pag dito kasi sa bugimbilya kasi pagdating ng June, July, August, yun yung tag-ulan na dire-diretso. Sa bugimbilya kasi wala kagaanong income eh. Kasi yun yung time na wala silang bulaklak tapos naglalagas yung mga dahon nila. As in wala, as in kaya nagawa ako ng greenhouse eh. Kasi dito sa greenhouse, pwede ka magpapabulaklak ng bugimbilya. Kasi walang ano, walang ulan. Oo, tapos kailangan mo lang siyang i-dry para mamulaklak siya. Ganun ang ano dito. Summer talaga siya, no? Summer plant, no? Ganun ang ano ng bugimbilya. Ang ganda ng garden niya. Sa totoo lang, sir, ito, yung garden na yan, yan yung mga, ito, itong pandemic. Hindi kayo, magsimula muna tayo doon sa pinakauna. Nung dumating ako dito sa Zambales, din nag-ano ako diyan, nag-aralak sa Welak. Tapos pinaparal ako ng pinsan ko. Mabait na yung pinsan ko eh. Lahat sila mabait kasi simula nung high school kasi ako nakatira na ako sa nanay ng pinsan ko na 'yan. Pinaparal talaga nila ako. Nung dumating ako sa kanila, nag-aralak ako sa Welak. Tapos syempre diyan ako nakatira sa kanya. Ano eh, lumipat kasi kami dito tapos diyan lang ang bahay ng mister ko na nakilala ko. Kapitbahay mo si Mr. Mo. Oo, nagkikapitbahay. Oo. Love life. Oh, sige, ma'am. Tapos yung ano, yung ito, habang pinupuntis ko po siya, siyempre ako yung nagmamanage ng garden ng pinsan ko doon sa labas. Putol ako ng putol ng halaman kasi magaling talaga ako magpunla. Putol ako ng putol. Ginagawa ng pinsan ko, binibigyan ako ng mga plastic na itim. Doon ko tinutuksok ang mga kinukuha ko doon sa kanya. Pag nabuhay, binibili yan naman, 15 pesos, 20 pesos. Noong time na yun, 2001, 2002, noong time na yun. Di, yung 20 pesos na yun, malaki na yun, 15 pesos. Hanggang sa dumami yung mga halaman ko dyan sa bahay namin, di 300 square meter lang yan. Yung mister ko, nagagalit. Kasi,
siyempre 300 square meter, tapos may sasakyan siya na tatlo. Ooh. Yun naman masada. Wala sang lalagyan. Mm. Eh, sabi ng biyanan ko, may party sila na, may nabinta silang lupa, nagparty-party sila ng magkapatid. Mm. Ang napunta sa asawa ko, 50,000. Mm. Yun ang simula ng garden ko. 50,000. Yung time na yun, naipanganak na. Isang taon na siya, nagsimula ako garden. Ngayon, ang laki na. Hindi naman, sir, kasi nung nagsimula ako, kalakasan talaga. Kasi sa isang linggo, dalawang beses ako nagbabiyahe sa Bulacan. Sa Giginto, Bulacan. Ah, sila bumibili? Doon ako namimili. Ah, namimili ka? Oo. Tapos nare-resell po namin. Bukod sa nagpupunla ako, namimili pa ako doon. Ang biyahe ko tuwing Martes at saka Biyernes nung kasagsagan ng Tapos pinasok ko na rin yung landscape nung the time. Kaya lang nung kasagsagan ng kalakasan 2010 nung napatayo na yung bahay na diyan namin. Nagkaroon ako ng kasi ako sa pagda landscape hindi yung oy gawin mo yan sa mga kasama ko. Hindi, talagang ako nagbubuhat. Nagtrabaho. Hanggang sa naramdaman ko na parang bakit ako hinihingal. Tapos noon naraman ko pala nagkaroon ako ng guiter. Oo. Naglaylo na ako kasi binabawal talaga ng doktor. Siguro nagbubuhat ka naman. Siguro nagdidilig ka na naman, ganun ang panlagi ng doktor sa akin kasi hindi ko maiwasan . Naglaylo na ako. 2010 naglaylo na ako. 2014 naman yung mystery ko naman, operahan naman. Sa kidney naman. Kaya talaga pero ano pa rin yung garden. Hindi namin siya napabayaan. Andun pa rin. Hanggang sa dumating itong yung pandemic. Ito yung nagsimula itong mga kung itong nag-adik-adikan ako dyan sa Bugibulya na yan. Hindi yung aman ko nung pandemic. Hindi naman. Hindi naman. Siguro kung sabihin mo mayaman ako sa Bugibulya. Ako. Oo, sabi mo. Sa Bugimbilya na yan. Kasi nung nagsimula kasi ang pandemic, nagsimula din ako mag-collect yan, ang mahal pa rin nung umpisa. Ang mahal talaga, di ba? Lahat ng halaman nagmahal. Yun. Ang mahal ng halaman. Pero ang bilis mo na padami, ha? Ilan ba? 2 years pa lang ba? Oo. No, simula ng pandemic. Oh, kwento mo na yung tungkol dyan. Kaya mo na yan. Yung po kasi Sir Buddy, nung nag-umpisa yung pandemic, hindi lang sa Bugimbilya yung income talaga namin nun, Sir Buddy. Ang pinaka talaga ng income namin is nun, is mga paso. Mga semento po. Po kasi nung pandemic po, 'di ba po, walang pasok, nasa bahay lang module. Ang naman po kasi sa akin nun ni Mama, wala ka naman ding ginagawa diyan. Naggawa kami ng paso. Kayo naggawa? Opo, gawa po tayo. Mga semento po. May pattern. Yung mga pang bonsai. Mga ganito, ma'am? Ganito. Gawa nyo yan. Clay. Yung mga pang bonsai. Clay. Semento. Po. Ganun, Sir Buddy. Pantanan yung, ten. Apo. Ayun na parang ganun ang style, Alam mo yung feeling na sa dami na nakikita mong maganda, hindi mo na alam alin uunahin mo. Opo. Sir, hindi pa kasi ganito yung istorya niyan. Nung kami, sabi ko, ang dami talaga story. Invite kasi sa iyo, sir. Sir. Mga katapusan ng March. Sabi ko, first week ng April. Ang plano ko talaga ni invite ka kasi gusto ko ready. Nung may nag-order. Ayun po yung sinabi ko pa na bili. Araw-araw may nagpupunta dito, picture, tapos bili ng mga nabili na yung isang malaki doon, sir. Naka-reserve na yun. May naka-down na yun ng kalahati. So, sa isip ko, kung paabutin ko sa ganun, baka wala akong maipakita sa'yo. Ito dito, puno to Nung nagdumaan lang yung Valentine's. Naubusan po siya ng Valentine. Puno po to. Actually, Sir Buddy, ayaw pa nga sana ibenta ni Mama. Ang ginagawa niya po para hindi mabenta, minamahalan niya po para hindi lang mabenta. Ay, nabibenta pa rin. Bibenta pa rin po kasi. Sabi ko kasi, sir, Opo, gusto niya makita niya po yung punong-puno po yan. Ito naman, ito, sir. Gawa niyo to. Apo, ito, gawa ko po. Tingnan mo, ang ganda. Ano nga din po ito, reject po to kasi may ganito, may tinga. Pero maganda siya. No po. Parang sinadya. Asan yung ibang gawa niyo? Lahat po ng paso na nakikita niyo. Lahat po totally. Gawa ko po yung mga ito Ikaw po. Ikaw na mismo gumawa dyan. Opo.
Wow. Nung ito po talaga yung naging income po namin nung pandemic. Opo. Then syempre po si Mama nag-order po sa mga bugimbilya. Doon din po siya kumuha ng pang-order niya. Kaya, so ito tignan mo. So ito yung puno ng matanda na. Opo. So ngayon linagin niyo to, nag-grafting na to mga to. Ano po? Ready pa lang po. Kumbaga ano po kasi to Sir Buddy, nag-graft na po kasi to ni Mama. Kaso ang ginap niya po kasi dito puro ordinary lang po. Kasi sa bugimbila po may ordinary, rare, tas top rare. Ang mga naglap niya pala po kasi dito is puro ordinary. Kaya ang sabi po ni Mama, gusto niya maglagay ng mga rare tas top rare. Kaya po kinalbo po to ni Mama, pinuto niya na po tong iba. Ito po ready pa lang po to sa pang-grap. Lalagyan niyo ngayon ng mga rare at saka top rare. Opo. Ready pa lang po. So ito po original na ano niya to, na stem niya. Opo. Ang ganda no. Laki po. Alam mo na alala ko tuloy nung elementary kami. Merong mga ano, may mga bugambilya sa school na antatanda na. Lately nung nakita ko wala na. Siguro tinapon na. Ay sayang 'yun Sir Buddy. Sayang no. Opo. Itong mga to yan Sir Buddy. To ang ganda nito tingnan. Mga puno po nila. Parang bonsai po kasi sila. Ganda no. Opo. Pero, di ba itong matinik to? Asan yung mga tinik? Parang walang tinik. Ito pong sa mga ganito po na ano, kuminsan po kasi, nung una po, syempre may mga tinik. Pero meron po kasi talagang bugimbilya na walang tinik ang puno. Parang sa ganito po, yung mga 21J po na ano, 21J na puno, wala po sila talagang mga tinik. Oh. Kung may tinik man po sila, maliliit lang. Tapos Sir Buddy, bukod po dito, kung naalala niyo po yung nag-message po ako sa inyo, nag-umpisa po kasi yung interest ko sa grafted nung ano po ako, grade 10. Ano po yun yung nabanggit ko po doon na gumawa po kami ng mini thesis, parang research po. Ano po yun? Kasi nung time na po na yun, wala na po kasi yung maisip na topic tungkol sa science na pwede ko po may ano na alam ko po na madaling ma-explain. Doon ko po naisip na baka grafting. Pwede yung grafting kasi botany po, di ba, sa science. Yun po yung pinasa ko. Then nagulat po yung teacher namin. Then sabi niya po kasi bibihira lang daw po yung nagtatopic ng ganun. Kaya lalo na po yun kasi ang ginawa ko po nun iba-ibang kulay po sa isang puno. Kasi po that time ang mga uso pa lang po kasi nagrafted mga prutas. Wala pa pong mga bulaklak na nag-grafted. Kaya dun po umpisa ang interest ko sa bugimbilya. Pero hindi po yung interest po talaga na gusto ko siyang ipagpatuloy. Kasi po kung hindi po kasi, ito lang ang Sir Buddy, meaning ko, kung hindi po ako huminto sa pag-aaral ng isang taon po, hindi po talaga ako magkaka-interest po dito. Kasi ngayon ko lang din po kasi na-realize po yung sinabi po ni Mama na ano, pag sa mga gardening na ganito, wala ka pong amo, hawak mo yung oras mo, then yung sinasabi po ni Mama sa isang puno po, makakabenta ka lang ng malaki. Pakatumbas na ng sahod mo yun sa isang buwan. Mas malaki pa. Opo, mas malaki pa. Dito, hawak mo pa yung time mo. Baka times 3 pa. Opo, Sir Buddy. Times 3 ng monthly income ng ordinaryong empleyado. Opo. Doon ko po na-realize times po. Times 3, times 4. Sa isang halaman. Opo. Okay. So, pagpatuloy natin yung tour natin. Ah, sige doon po. Doon tayo. Tapos isa-isahin natin sa lahat. Alright. So, dito tayo natapos. Ito po. Ayan. Ano yan? Manila Gold. Manila Gold. Ang ano niya po, kung mapapansin niyo po kasi kumadalasan ang pagkakaiba-iba po ng bugimbilya, either po sa bulaklak or sa dahon. Opo. Kung mapapansin niyo, opo, kung ito po mapapansin niyo, puti. Meron naman din pong bugimbilya na dilaw po 'yung pagka-variegated niya. Aha. Ito, ano 'to? Puti rin 'to. Yan po, para may pagka-yellow. Medyo dilaw, no? Opo, yan po, medyo dilaw 'yung variegated niya. Opo. Then ito naman din po, light green ang pagka-variegated. Iba-iba talaga, no? Opo. Pero ito po ang pangalan po nito, Orange Wonder. Ayan po. Ayun ang dilaw na dilaw. Opo, ito. Ito. Ayan po ang dilaw na dilaw. Ito po ang pangalan nito, Pink Panther Taiwan. Ito, copy batik po yata to. Ayan, copy batik. Ito po, ito naman po yung sinasabi ko na ano. Pagka-variegated niya po, batik-batik. Eh, napakita mo, Justin. Batik-batik naman po to. Dotted. Opo. Then, iba din po yung kulay ng, ano niya, bulaklak. Okay. Then, ano po ba, Sir Buddy? Ito, magkaiba yung texture ng ano. Yung, ito, maliliit yung dahon, no? Opo, maliliit naman na po. White. Ano po to? Blueberry. Oo. White yung dahon.
Opo, na maliit. Pati po bulaklak niya maliliit. Oo, maliliit. Tapos ito yellow. Opo, yellow. Ito po yung orange delta po na kaparehas orange po nun. Kaso delta. Nag-fade na po kasi yun, kaya parang pink. Oo. So ito maganda. Opo, yan. Ang daming nakagrab sa kanya. Simula po baba. Sino po nakaisip na i-graph ninyo yung bougainvillea? Sir, mas nauna yung taga-ibang bansa sa atin eh. Ah, okay. May... Siyempre sa YouTube makikita mo yun. Nakita mo. Oo, tapos dito sa atin kasi sa Pilipinas, may mga group ng bougainvillea. Meron din. Grupo-grupo. Oo. Galing sila Maynila, pag nag-meeting-meeting, galing yung mga taga-ibang bansa pumupunta dito. Oo. Nagtitipon-tipon, tapos Cebu. Ayun ang kagandahan kasi sir. Mas lalo kang marami makilala. Oo. So nakita lang ni ma'am yung mga ano groups at sa YouTube ay sa internet nakita niya yung mga marami na palang nag-graph ng ganito sa ibang bansa. So ginawa niya dito sa garden niya. Ito ang ganda ng bulaklak ng ano nito oh. Oh? Anong kulay ito? Gold? Ano po 'yan? Yellow, chili yellow po ang pangalan eh. Para parang yellow. Gold po siya. Nung ano nga sir, parang ang nagfa-flower arrangement, no? Contrast, correct. Oo, ng kulay. Kasi pag naglagay ka kasi, sir, ano siya, kailangan alam mo na ito, orange, ito, yellow. Kailangan marunong ka mag-ano ng panili na salpak ka lang ng salpak ng kulay. Iba-ibang kulay dyan, di ba? Pangit ang combination. Kailangan kung ang mga bracts nila, ibig sabihin itong bracts, ito tawag itong bracts. Kung ganyan kalalaki, halos ganyan sila kalalaki, lahat ilalagay mo para pari-pariho. Ilalagay mo, malalapad lahat ang dahon. Dapat lahat ng malalapad ang dahon ilalagay mo. Kasi imagine, maglalagay ka ng malalapad ang dahon, tapos yung kasama niya, 21J, maliliit ang dahon. Hindi maganda tingnan. Hindi siya maganda tingnan. Saka hindi makikita yung maliliit ang dahon. Maliliit din ang bulaklak kasi noon. Yan. So yung sinasabi ni ma'am, dapat alam mo rin yung principle ng ano ng contrast niyan, yung combination, so combination ng colors, combination ng sizes ng dahon, yun yung sinasabi ni ma'am. Para maganda yung ano, para talaga siyang flower arrangement pag titingnan mo. Ayan. Okay, ito. Ganda nito. Hawaii violet, sir. Hawaii violet. Opo. Ito po yung sinasabi po ni ma'am na maliliit po yung mga dahon. Maliliit ang dahon. Opo. Ano po kasi ang hang Hawaii po, dalawa pong klase. Hawaii violet din, Hawaii white. Meron din pong Hawaii white na ganito. Puti naman po ang bulaklak po nun. Ito naman parang hanging. Opo. Ang ano po dito, kaya po siya nakahangin. Kasi pag humaba po kasi yung mga sanga niya po. Nagaganon siya. Opo, bumababa po. Kaya namin siya hinangin. Ang galing. Iba-iba talaga karakteristik niya, no? Opo. May ano naman, meron naman din pong bougainvillea na pag tinanim nyo kahit pumahaba na yung ano niya, diretso lang. Pataas. Opo. Puno siya. Opo. Parehas po nito. Ito ang ganda oh. Tignan mo parang bouquet. Parang orchid. Cymbidium. Tama ba? Tama ba sinasabi ko? Hindi ko alam ang cymbidium, sir. Parang cymbidium. Sigunium siguro. Ha? Sigunium. Sigunium. Oh, sige. Parang orchid. Ayan oh. Sigunium yun, sir. Galing no? Opo. Ito naman sir buddy, hindi ko maintindihan kung bakit golden jackpot ang pinangalan nila dito kasi hindi naman din gold yung ano niya. Siguro dahil sir buddy, dahil sa dahon. Kasi sa dahon, oh, probably. Po. Ito, mga tignan maliliit. Mo. Ang ganda oh. Ganda ng dahon. Mag-rest muna kayo sa mga grafted bago kayo magpunta sa mga rotted. Okay. Oh, sige. Itong mga grafted daw pala muna, sir buddy. Ito daw po muna mga grafted. Mamaya grafted daw po. Muna. Oh, opo, mamaya na itong mga nandito. Kasi yung mga maliliit sir eh. Ah, okay, so explanation kasi niyan. Okay. So dito muna tayo, tapusin muna natin lahat ng tungkol sa grafted. Okay. Ito naman, PB Sane. Ang pangalan niya sir buddy. Oo. Kulay pink ang bulaklak din yung dahon niya. Mas batik-batik. Batik-batik din. Opo. Tingnan mo. Sabi nga nung iba sir buddy, parang natalsikan nga lang doon ng pintura eh. Ayaw nila maniwala na ganyan to yung dahon. Okay. Ito iba rin. Opo, iba rin po to. Ano ang pangalan to? Ano to eh? 21J Curly. Ito po sir buddy, walang pangalan. Ang ano naman, na ano na po tong dahon niya. Nalaglag na, nalagas na po. Oo. Kasi nung time na nag-message kami sir buddy, sobrang daming bulaklak po ng bougainvillea.
Eh kaso po hindi po naman po kasi namin expected na ganun po pala katagal bago po kayo pumunta dito. Kaya po nawala na po yung ibang bulaklak. Opo. Ito, King Roxy. Iba naman ang characteristic niya, parang shrub. Opo. Kulay pink na Roxy, King Ross, Roxy. King Roxy. Dalawa po to, yung isa Queen Roxy, variegated naman po ang dahon. Pero yung bulaklak niya po, ganun pa rin. Pares lang. Opo. Then 21J Red. Oo. Ito po ang ano niya, ito po yung isa din sinasabi ng maliliit ang dahon. Dahon. Opo. Ang bulaklak po niya is ganito. Maliliit din yung bulaklak. Opo, maliliit din po ang bulaklak niya. Ito po, maganda to. Parehas po nung ano, nung doon po, 21J Curly. Ah. Parehas lang po sila. Mas ano lang po to, mas kita po kasi yung variegated ng dahon nito. Oo. Just pakita mo. Yan po. Ito. Iba, ito naman sir body, iba naman to. Capo Ariano. Okay. Ang pangalan niya po, Capo Ariano. Kumbaga dito po, sir body, kung mapapansin nyo yung dahon niya is curly. Ah, curly. Ito po, hindi. Hindi. Parang diretso lang din po siya na. Ano. Ito curly yung dahon? Opo. May pagka-curly. Anong pangalan nito? 21J Curly. 21J Curly. Ah, kaya curly. Opo. Tapos ito naman? Capo Ariano po. Yan. Okay. So ito yung yellow-green ang dahon. Opo. Anong pangalan nito? Ano, wait lang, sir. Ano siya, no? Yung madahon? Opo, bush. Ano po to sir body? Queen Elizabeth. Hindi, Elizabeth Ag ano to? Agus Supreme. Elizabeth Angus. Eh. Elizabeth Angus. Mga iba-ibang pangalan po kaya ang tandaan. Ito ang ganda. No. Para siyang siya. Opo, madahon. Maganda to gagawin mong bakod siguro. Opo sir body, yung ihuhugis mo siya. Opo. Ah, mga ihuhugis mo. Maganda yan sir sa ano? Alam mo sa taas ng bakod. Ah. Kasi pababa siya. At ah, tapos ililalagay mo nakapatong. Ganda. To sir body, Tiger Brunei. So galing Brunei to. Hindi po sir body. Mga ano po kasi kung sino po yung kutal po sabi ko kanina yung sa mga buto po. Kung sino po nakapagpabuhay ng buto, sila po magbibigay ng pangalan. Pangalan. Oh. So may sarili na kayong pangalan. Wala may sarili na kayong bumubilya. Kasi sir, hanap ako ng buto. Hindi po kami makakita po ng buto. Kasi ibang bansa, nakita ko yan sa YouTube, Jer. Sir, talagang nag-ano sila? Nagkukuha sila ng... Meron silang maliit na ano eh, kumukuha sila dito. Oh. Nilalagay nila dito sa kabila. Parang... Pollinate. Oo. Cross-pollinate sila. Cross-breeding nila. Oo. Galing sa ibang kulay, nilalagay nila sa... Kabila. Mm-hmm. Para magkaroon ng bago. Mm-hmm. Ang labas niya, nag-iiba na yung tsura ng mga bulaklak. Oo. Yung ano. Ayan. Ito, so later on, magagano na rin kayo. Magko-cross na kayo ng sarili nyo. Oo naman. Mas fun ko yun. Mas ano ko yun na maging ganun. Pangarap mo yan, ma'am. Oo. Saliling pangalan po yun eh. Kami magpapangalan. Anong magiging pangalan ng unang variety mo? Juliet. Wala pa po. Okay. Na ano. Ito po, Red Moonlight. Oh. Ang ano naman po niya... Kung iba po kasi ito, hindi po gaano mapansin na variegated. Pero ito po mga talbos na variegated po. Yung talbos niya? Opo. Ito po kasi wala itong iba eh. Kung kadalasan po kasi pag mayroon po kasing tumutubong sanga na hindi po talaga totally variegated, pinuputol po namin yun. Para hindi po mahalo na ano. Mm-hmm. Kasi meron naman din po kung minsan, wale po ito, pink. Minahalo naman pong puti. Mm-hmm. Yun na yung sinasabi sila na nag-cross-pollination, di ba? Kahit itabi mo lang yung mga ibang... Halaman. Oo, di ba? Nagko-crush siya. Oo, ganun yun. Ito, Flame Opal. Opo, Flame Opal. Iba naman ang characteristic niya. Yan small leaves. Eh. Ha? Yan ang pinakasikat. Ito ang pinakasikat daw, sabi ni Ma'am Juliet. Yan kasi ang gustong bilhin ng mga tao ngayon. Dahil? Kakaiba ang kulay po. Parang siyang ano, kakaiba ang mga shape ng brush niya. Mm-hmm. Tapos parang ang tagal mag ano, mahulaglag yung mga bulaklak. Kasi mayroon madali lang malaglag ang mga bulaklak eh. Mayroon din matagal. Mm-mm. Kakaiba ito, maliliit ang bulaklak. Bidadari. Bidadari. Opo, bidadari. Parang po siyang splash ang ano niya. Yung puti po siya na may, sa dulo po may pink. Oo, parang kita lipstick mo? Opo. Kita mo? Yung variegated, yung specialized leaves niya. Oh. Pink and white. Nice.
Ito po Sir Buddy, ano, kung meron po doon kanina, King Roxy, ito po yung ano, ayan yung queen. Opo, Queen okay. Roxy na barricaded. Barricaded po. Barricaded yung dahon. Opo. Yun lang po ang pinagkaiba, barricaded po yung dahon niya. Ibaba natin 'to. Yan, 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 yan. Yan yung Queen Roxy. Ayan. All right. Opo. Kadalasan po kasi ito pong mga nakabalde, yung mga sinabi ko po. Puro po yan mga mother plant po ni Mama. Na mother plant. Opo. Kaya po mapapansin niyo puro grafted lang po. Kasi mahirap, yung iba po kasi mahirap po iparooted. Kaya po sila naman naka-graph. Okay. Ito naman? Ito po, wala na kasing bulaklak. Ano po siya? Pink foxtail. Pink foxtail. Opo. Ang ano po nito kulay, pink eh. Kaya po siya foxtail kasi yung parang buntot po ng foxtail yung ano niya. Ito maganda. Ano to? Variegated Formosa. Formosa. Ganda oh. Ano rin siya, no? Yung panghanging din. Opo. Ma'am, no? Panghanging. Lahat na nakalaylay siya. Kulay violet naman po, Sir Buddy, ang bulaklak. Violet. Opo. Violet yung flower. Parang light purple. Oo. Ayan. Okay. What else? Ito, Sir Buddy, kaparehas lang nung Queen. Queen Roxy. Queen. Opo. Yun ang Queen Roxy. Maganda, no? Ganun siya. Yung kulay niya po kasi yung nag-ano sa kanya. Mm-mm. Ito, albino, white. White yung flower, yellow-green yung leaves. Opo. Pagka sa arawan po ito, mas makikita nyo pong yellow na yellow itong dahon. Dahon. Akala po nung iba, ano ito, yung bulaklak. Ito? Watermelon. Ah, okay. Watermelon kiss yata. Ano ba ito? Orange Wonder. Orange Wonder. Pero ano na siya, no? Naka-ano na siya, grafted siya, iba-ibang ano. Grafted po yan. Oh, maganda to. Kaparehas nung sa ano. Ang ganda nito. Bumabagsak. May pakita mo, itaas mo nga dyan, makita. Oh? Oh? Pag puno na bulaklak, sarang ganda niya. Oh. Ano yan, ang tawag yan kasi raspberry. Yung iba naman, tawag nila Amanda. Oh. Ito. 21J Curly, parehas lang. Parehas lang. Apo, nung dun sa niya, 21J Curly. 21J White. Ganda. Puti po. Ganda. Okay. So, dito po sa garden ay 300 species. Hindi naman, sir. Hindi pa umabot. Ano po? 140. Mga siguro mga 140. 140. Kasi kalahate. Siyempre yung iba, sir, ang dami na. Oo. Ito po. Ito. Dr. Baba. Ayan, Dr. Baba Beauty. Pula naman po to, na variegated. Ang mahirap dito, Sir Buddy, kung minsan pupunta po dito yung buyer. Akala po nila, pare-parehas po sila ng buyer. Hindi po kasi nila alam yung pagkakaiba din yung mga pangalan. Ito. Ito maganda at maliliit ang ano. Maliit. Ito, mano to. Nakalimutan na din. Nakalimutan. Hinaban din. Nakita ko si Sir Wally. Ito, maganda rin. Oh? Amanda. Amanda rin. Opo, parehas ko nung kanina. Nakaglasted. Ganda ng Amanda. Ito po, Sir Wally, pink patch. Iyan maganda yan. Ipakita natin. Parang cherry blossom. Yan ang favorite mo. Wow. Ang ganda. Doon sa labas may malaki yan, Sir. Pakita ko. Mamaya. Ito, ma'am. Wow. Parang favorite ko rin ito. Ay, Diyos. Ganda, no? Anong pangalan nun, ma'am? Pink Patch. Pink Patch. Ganda. May pa isang maganda ba sa tabi mo, ba? Ito? Yan. Manila Powder Palace. Oh. Tabi mo yung ano, ang pagka-pink kaya sobrang ganda. Ito. Ito yung mga dahas. Parang may nakita akong lahat dyan, dahan ng bumbuhay. Ayan. Ito. Ganda to. Parang nagaganon din siya. Opo. Kakascade. SSB. Ipakita na natin dyan. Yan o. Nagkakascade siya o. At saka yung dahon pa lang kasi sir, parang plastic sir. Oo. Ganda. Ganda nito. O. Kakascading siya. Ito. Ano po to, Sir Buddy? Guapi. Guapi. Ang bulaklak niya po, nagpipink po yung dulo. Hindi po ganong halata siguro pag sa ano. Ayun po, may pagka-light pink. Mm-hmm. Ito po.
Ngayon to po kasi bago pa lang po kasi mga baby pa lang po yung mga blocks niya. Uh-huh. Hindi pa po ganong kita. Hindi pa man. No. Ito maganda to. Ano to? Nag-ano rin, parang cascade, ano rin golden, siya? Golden picture. Ganda. Yellow din po ang ano, talbos ang na dahon. Talbos niya. Opo. Kasi yan, sir, yellow. Yung, dahon niya. Yung mga talbos niya ang yellow, tapos dark violet ang bulaklak. Mm. Talagang kitang-kita kasi ang itsura niya eh, pag ano, mm-hmm. Sa initan. Okay. Ito naman, sir, buddy, magic ice cream. Ganda. Ito po. Ito maganda. Maganda rin, no? Opo. May pagka ano yung bulaklak niya. May halong pink. Pink and opo. White. Opo. Ito. Variegated siya. Pati po yung dahon niya, sir, buddy. Ito po, taga dahon niya. Pati dahon niya, oh. Kaya po siya tinawag na magic ice cream. Ito, sir, buddy. Walang, ah, ito. Kakaiba walang... rin. Kotabato yan, be. Bakit ano pangalan? Kotabato. Ganda. Parang lugal, ah. Pangalan ng lugar. Ah, Kotabato. Ah, Kotabato. Ito po kasi, ito po yung bulaklak niyo. Hindi pa po ganong kita eh. Maliliit lang talaga sa sir. Mm-mm. Okay. Ito naman po, red apple. Bakit? Ang ano po kasi namin, kaya po red apple, bulaklak niya po. Then, ang pagka-variegated niya po kasi iba. Kung mapansin niyo po sa ibang pagka-variegated, iba po to. Para siyang ano, sir, buddy, yung... Hindi naman kulot-kulot yung ano niya, pero parang... Ano siya tawag dito, ah? Yung para siyang kinulumot na dahon. Mm-hmm. Kaya may pagka ano, pag hinawakan. Opo, pag hinawakan. Pakita natin. No? Pag hinawakan niya po, bukol-bukol po. Ayan, yung no? Ano niya. Yung oh, bukol-bukol yung dahon niya. Lalo na pag doon sa labas ano sa init. Opo. Oh. Kita Justin. Bukol-bukol siya. Oh. Magaspang. Ito. Kaganda. Wala pa po tong bulaklak. Ang ganda. 21J variegated. Mm-hmm. Apo, ito po yung bulaklak niya. Pink. Pink. Ayan. Pero dahon pa lang. Ganda na niya. Iba yung characteristic niya, yung para siyang dikit-dikit. Yung buong stem puno ng dahon. Ayan o. Oh. Wala kang makikitang stem, dahon lahat. Tapos yung dahon pa lang po, ang ganda na tingnan. Mm, dahon pa lang, ganda na. Ito naman, sir, buddy. Blue moon. Blue moon. Ano naman ang characteristic ng blue moon? Ang kanuhan niya, sir, buddy, maano to? Hindi naman ganun kaliit yung dahon niya. Hindi, yung bulaklak niya medyo malaki. Mas variegated din po. Mm, ito, maganda. Nakita ko. Wow. Punong puno. Wow. Ano to? Wala po ganda. Pangalan niya, sir, buddy. Ano pangalan ito, ma? Mama, anong pangalan nito? Ito yung ano nyo. Tingnan nyo, para may bulaklak. Ay, ayun daw po. Ayun! Parehas. Ay, kaganda naman. Nakatago, hindi nakita. Ang ganda. Pakita mo dyan, Ben. Ayan, oh. Oh? Anong pangalan nito, ma'am? Ano po? Pedro Bambino. Hindi, Ben. Nakalagay hindi. Dito? Ano pala ang pangalan nito? Ano yan, Ben? Pangalan yan, Ben. Binigay lang kasi sa akin yan, eh. Ano yan, sabi ng... Kasama lang yan sa binili ko. Tapos, binigay lang sa akin ang sanga. Kaya wala, hindi ko alam ang pangalan. Libre lang. Libre lang ang ano yan. Libre lang siya. Maganda. Punong-puno. Collectors to. Ah? Collectors to, ma'am. Ano yan, ginagamit karamihan yan siya sa mga nagbubonsai, sir, eh. Ah, ito. Kasi oo. Maliit na yung dahon. Kasi maliit yung dahon. Hmm. Ano yan, sinama yan sa pinamili ko sa galing ng Davao. Hmm. Ganda, oh. Cuttings na naman. Pwede pang centerpiece. Mm-mm. No, sa bahay. Mm-mm. Okay. Ito naman, malaki. Sir, ito ba yung wondering, ma? Hindi, ma. Ito yung ano ko, sir, buddy, favorite ko na bulaklak niya kasi nag-iiba-iba ng kulay. Nag-iiba-iba talaga yan, lahat ng kulay halos diyan-diyan. Ito. Kaya ngayon lang ano lang eh, nag ano lang siya. Tingnan mo pa, babe, baka may nakalabas just pa diyan, babe. Yellow green. Ito pa po dito sa kabila. Kasi di yata kita. Ano to eh? Teka. Sabi. Ano pangalan nito? Sophia Indiana yan, Bi. Ayan, Sophia Indiana. Ito po, sir, Sophia Indiana. Hindi, puro po
puti lang kasi ang lumabas eh. Pag may time kasi kung minsan ano yan. Nag-iiba po talaga ang kulay. May yellow, may ah, red. Ah, nagbabago-bago yung kulay. Nagbabago siya. Ito dragon, dragon flame. Dragon flame, itong nasa taas niya. Opo. Ayan, so. Ito po kasi yung bulaklak niya, hindi nahuhulog. Oo, hindi nahuhulog yung bulaklak niya. So, variegated. Tapos, ang kulay ng flower ay? Red. Okay. Itong sa baba, ma? Pink Panther Taiwan. Ah, ito po yung pink Panther Taiwan. Aba, pink Panther okay. Taiwan. Ang dahon na nag-yellow yan eh. Mm-mm. Yellow. Yellow-green. Opo. Ang dahon. Ito, iba rin. El Tino po. Kakaiba rin siya. Ito po. Ang bulaklak niya yun, may bulaklak sa taas yata. Oh, nagva-vine siya. Mm-hmm. Opo. Para siyang vine. So maganda to na nakahang. Opo, ito mga ganito sa pedestal, nakalaga siya sa pedestal, maghahang siya. O kaya sa mga ano, Sir Buddy, yung mga may mga stick kayo, magpapangin niya sa mga puno or sa mga ano, pwede to. Okay. Kasi to kapwariano. Ato maganda rin. Kaparehas po nung dun kanina. Na-discuss na natin siya. Opo, na-discuss na po. Ito din Sir Buddy, ano to eh? Yung yan. Chitra India. Iba yan. Iba yung, iba yung naman texture niyan. Iba naman po. Ang bulaklak niya naman po ang panlaban po nito. Oh. Ganito po. Ay, nahulog na. Pakita mo na lang sa camera. Opo, wala na lang ano eh. Oh. Nagbabago-bago din po ang kulay po nito. Oh. Tapos iba rin yung texture ng dahon, no? Mas dark. Dark na dark malalaki. Green. Opo. Dark green na malalaki. Ito. Mini Formosa. Mini Formosa. Ayan po. Ang bulaklak niya ay anong kulay ito, Jan? Light purple. Mas ano po siya, parang ano eh, pastel color eh. Oo. Ito ang the best. Ito maganda. Diana White. See? Sobrang. Ganda oh. Green yung dahon. Pero para siyang ano yung bulaklak niya, light, yung bulaklak niya. Light green. Light green. Pero ano siya yung parang kumpul-kumpul na. Ang tawag, ano mo yung pangalan niya diyan? Oo. Diana. Diana White. Diana White. Oo. Tapos ano siya kasi yan yung mga tinatawag sa local kasi sa atin sir ano 36 petals. 36 petals. Yung tawag sa atin sa local. Ngayon yung mga galing sa ibang bansa kasi ang tawag nila yan mga mahara. Variety siya ng mga mahara. Tingnan mo yung ibang-ibang itsura yo. Yung punong-puno siya, hindi lang siya isang peta, ay counting petal, punong-puno siya talaga. Nakalimutan ko, gin-grupo ko yan sir eh. Hindi lang white yan sir eh, mayroon yan red, orange, pink, na ganyan siya. Ito ma, anong nito, pangalan nito? Hindi ko alin? Pa alam ah. Ay, ano yan ba? Chili orange ba? Chili orange. Chili orange. Opo, kung kanina po merong chili red, may chili yellow, ito po chili orange. Chili orange. Ang ano lang po nila, pagkakaiba yung bulaklak. Maliliit po kasi ang dahon nito eh. Ito. Red diamond. Red diamond. Iba rin yung texture ni red diamond yung dahon niya. Tapos ang bulaklak niya ay... Parang... Ito may tinik siya. Opo, may tinik. May tinik si Red Diamond. Itong isa. Oh. Manila. Manila batik. Batik. Kaya po batik yung dahon. So Pinoy anak ka discover nito. Opo. Oo ka din naman ah. Bakit hindi? Manila batik. Hindi pa sigurado si mama. Yung rin natin ano. Okay. Ito Sir Buddy, yung sinasabi ko kanina nag-iba-ibang kulay. Ayan. Wondering. Yung... Ito, teka, before yung wondering, ito, the same yung kanina. Iba rin to. Iba po to. 21J, ano to ma? Yellow. Yellow variegated. Variegated. Yung nandun kanina, sir, di ba pink siya? Oo. Yung variegated ng 21J. Oo. Yung sinasabi mo maganda, dahon pa lang, di ba? Oo. Yan yung yellow naman. Ito yan. Yung yellow. Opo. Variegated din. Ganda, oh. Ganda. And wondering. Wait lang. Sama bit 'yon. Ayan oh, yung parang nagmi-mix yung bulaklak. Opo. Pink sa dulo.
white sa loob. Ay, naku, sorry. Okay lang po. Pawala na din po kasi po ang bulaklak po nito kaya iniingatan na lang ni mama sa dilig. Pink, white sa loob. Kita, Jacin. Okay. Dito naman, sir, body. Ah, dami. Red Wonder. Uh-huh. Kung may orange wonder kay kanina sa body, ito naman red. Ito red. Opo, red wonder naman po. Okay, tapos variegated, yellow, green, and yellow. Opo. Ito sir body, mas maganda nato dito. Mas mahaba. Ah, ito. Ayan. Ganda. Hindi na ito pinutulan ni sir ni mama sir body kasi nga ipang-graph din namin ito. Ipang-graph siya. Opo. Okay. So lahat ang pinapakita natin grafted. Mamaya didiscuss natin yung rooted naman. Apo. Rooted. Rooted. Okay. Then kung paano rin po kami magpunla ng mga bugimbilya. Sige. Meron pa bang tayong hindi na discuss na variety bago tayo mag-discuss ng cultural management. Ipakita ko muna kay Sir Buddy yung Dark One, ma. Ha? Yung Dark One. Pakita ko kay Sir Buddy. Doon ka naman pakita sa kanya na Dark One, Spanner plant. Oh. Ma'am, dito muna. Ang ganda nito. Nakita ko to. Ano to? Ayan. Sakura. Ganda. Ang ganda. Sakura batik daw, sir, buddy. Ang ganda. Sakura batik. So, parang Japanese-inspired naman ito. Nag-fade yung kulay, pero mas medyo... Anong color nito? Parang pink siya. Wala na yun. Parang white na siya. Oh. Ganda, Justin, no? Ayan. Oh, para siyang bonsai. Parang nagtutupyari, ay nag-aano siya? Nagka-cascade siya. Mm. Parang flower. Kasi yan sir, ginagamit sa mga nagbo-bonsai, sir. Oo. Ginagraph nila yan kasi nga mas madali, maliliit ang mga bulaklak, maliliit ang dahon. Mas madali mong magiging ano siya na bonsai. Pwede mo rin putulin, tapos ibigay mo na lang sa bride. Yan na yung bulaklak niya. Bouquet. Di ba, ma'am? Oh. Okay. Ito po. Ay, hello, vlogger ka rin. Paano nyo rin po yan, sir? Lemon Tree Farm, kaso nga lang malayo-layo laka rin. Ah, talaga, lemon ma'am? Lemon? Lemon Tree Farm. Mga lemon ng... Iba-ibang lemon naman. I'm collecting, pero hindi pa siya. Next year pa talaga siya magiging available na ano. Kasi 5 months pa lang kami nag-replanting. Ayan, mamaya ma'am mag-usap tayo. Oo. Ayan. Ito. Yan yung ano, Sakura din. Sakura din. Pares po nun. Pares ito, Sakura. Oh, sige, doon tayo sa labas. Ito, GGB, oh. Yan, pwede nyo na isabi kay sir yan dito. Red albino. Wow. Ayan po yung dahon niya. Mas malalaki. Yellow. Halos yellow na yung dahon. Malalaki yung mga brax. Oo, malalaki. Brax ang tawag doon sa specialized leaves. Brax. Anong spelling ng brax? B-R-A-C-K. Brax. Okay. Brax. Ito sinasabi kong ano, Sir Buddy, Dark One. Ang pagka-dark niya, Violet. Ano siya? Violet siya, Sir Buddy, na dark na dark. Ah, okay. Ito yung pinaka-dark na Violet na ano. Oo. Bugimbilya, Sir Buddy. Dark One on ang pangalan. Pero nagpupuno siya, no? Opo. Ang ano po kasi dito sa kanya, hindi po siya maganda i-grafted. Kasi po, umahaba po na umahaba. Ito po, kita niyo po, ang taba na nung sanga. Oo. Pang ano siya talaga, pang puno? Puno po. Pang bakod. Opo, bakod. Ito na yung sinasabi mo kanina doon na white. Ay, ito sir body. Ah, iba rin. Parang Justin. Ang bulaklak niya sir body. Kulob yung ganun. Oo, kulob. Para siyang nakatiklop. Opo. Yung flower niya, ang ganda. Parang hindi gumbilya. Tawag po na dito kami sa popcorn eh. Kasi po parang kapapap. Opo. Dark pink yan, sir body. Meron yan red, purple, di ba? Oo, so dark pink ito. Anong pangalan po na itong halaman? Tanglong po. Dark pink tanglong. Tanglong? Opo, tanglong. Tanglong. Parang Thailand ang nakadiscover. Maharani? Saan? Maharani? Ay, ito po, sir body. Wow! Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.